Hello mga kabarkada, welcome back ulit dito sa ating channel, ang channel ng mga pusong nagmamahal at ng pusong bigo. Ang topic naman natin ngayon sa video ito ay ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay na nagpapatibay ng isang relasyon. Pero bago pa man ang lahat, ako nga pala si Julita, sa hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscriber button at notification bell para manotify kayo kung may bago naman tayong video na kagaya nito. Sa buhay natin, lahat tayo ay darating sa time na magkakaroon ng isang relasyon. Dumating din talaga tayo sa time na makapag-asawa. Lahat tayo nangangarap na magkaroon ng masaya, matatag, at magtatagal na relasyon. Pero ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating i-apply para magkaroon tayo ng matatag at masayang pagsasama? Guys, ibabahagi ko sa inyo yung ilang mga dapat gawin para magkaroon tayo ng masayang relasyon. Kinakailangan na dapat i-apply natin ang mga aspitong ito. Kapag mayroon tayo nito, tiyak ang isang relasyon ay magkakaroon ng masaya at magtatagal tayo. Number 1, caring and sweetness. Importante sa isang couple na mayroon talagang caring at sweetness. Kahit man lang sa simpleng bagay na pag-aalaga ay magkakaroon ka ng masayang pagsasama. For example, galing si Mr. sa trabaho. Kinakailangan mo siyang asikasuhin pagdating. Man lamang sabihin mo sa kanya na, "Han, kumusta ang trabaho mo? Kumusta ang araw mo? Alam kong pagod ka. May pagkain na dito, kumain ka. Paghain kita." Sa simpleng bagay na pag-aasikaso mo, mas lalo niyang mararamdaman na mahal mo siya. Mas mahal ka niya. Mamahalin ka pa niya. Dahil importante sa isang magkupol, ang sweet kayo sa isa't isa. Number 2, unity. Sa isang relasyon ay kailangan talagang may unity. May pagtutulungan. Papagaan ang lahat kapag mayroong pagtutulungan. Katulad na lang sa pagpatupad ng kung ano mga pangarap nyo. Mas mapabilis ang pagtupad ng mga pangarap nyo kapag may pagtutulungan. Katulad na lang ng mga gawaing bahay. Kapag si Mr. tumutulong kay Mrs. sa gawaing bahay, kahit pagod pa ito, papabilis ang trabaho ni Mrs. at magkasabay pa kayong makapagpahinga kung matatapos na. Number 3, communication. Importante sa isang relasyon ang pagkakaroon ng communication. Katulad na lang kung nagtatrabaho sa malayo ang isa sa iyong partner. Importanteng magkakausap kayo para malaman kung ano man ang sitwasyon sa isa't isa sa inyo. Sa pamamagitan nito, maiparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo. Importanteng may pag-uusap.
para malaman mo kung ano ang nararamdaman niya, kung kamusta na siya, kung ano na ang nangyari sa kanya. Dapat may alam ang isa't isa. 4. Pagtitiwala. Sa isang relasyon, kailangan mayroong pagtitiwala. Tiwala sa isa't isa ang kailangan para magkaroon ng matibay at matatag na relasyon. Kapag kasi walang tiwala ang isang tao sa kanyang partner, hindi magiging matibay ang pundasyon ng relasyon nyo. Nagkukos ito ng gulo. Halimbawa na lang, kapag si Mr. o si Mrs. walang tiwala sa isa't isa sa inyo, yung lagi na lang nagdududa, yung lagi na lang naghihinala, hindi maganda at walang magandang pagtutunguhan ang isang relasyon nyo. Diyan kasi pumapasok yung palagi na lang kayong nag-aaway. Pumapasok yung pagsisilos. At saka, napakahirap sa pakiramdam yung paghihinalaan ka. Napakahirap sa pakiramdam yung mahal mo walang tiwala sa'yo. 5. Respeto. Kapag ang isang relasyon ay may respeto sa isa't isa, tahimik at komportable kayo sa isa't isa. Katulad na lang kung ano ang naging desisyon niya at nire-respeto mo, ay malayo sa gulo o away o hindi pagkaunawaan. Magiging magaan lang sa kalooban na kung anong maging desisyon sa isa't isa, nire-respeto man sa isa. Sa pamamagitan nito, ang pagmamahalan ay nangingibabaw. 6. Pag-uunawa o understanding. Kapag ang isang relasyon ay puno ng pag-uunawa, magkakaroon kayo ng tahimik na pagsasama. Katulad na lang nang nagkakagawa siya ng kapalpakan, inuunawa mo siya. Dahil sa isang relasyon o mag-asawa, hindi mag-iiwasan na makakagawa ng mga bagay na nakakasama ng loob ng isa. Pero pag nandyan yung pag-uunawa, maiiwasan ang mga bagay na maging dahilan ng pagkakahiwalay. 7. Loyal at faithful. Kapag loyal at faithful ka sa isa sa inyo, ay magkakaroon kayo ng tahimik at masayang pagsasama. Dahil kapag ganito kayong dalawa, maiiwasan ang mga bagay na nakakasakit ng damdamin. Katulad na lang ng pagkakaroon ng third party o kabit. Kapag loyal ka sa iyong partner, maiiwasan ang ganitong mga bagay. Dahil takot ka na masaktan ang damdamin ng minamahal mo o ng partner mo. Kapag ganito kayo sa isa't isa na maging loyal at faithful kayo, mas lalo niyong mararamdaman ang totoo at wagas na pagmamahal. Dahil para sa inyong dalawa, kahit anumang mangyari, hindi gagawa ng bagay na makakasama sa isang relasyon. Hindi ka titingin sa iba dahil ayaw mong masira ang inyong relasyon. Kumbaga, kontento na kayo sa isa't isa. 8. Time, effort, o attention. Importante sa isang relasyon ang pagbibigay ng oras, attention, o effort. Katulad na lang, kahit gaano ka pa ka-busy, importanteng magkakaroon ka ng oras sa partner mo. Kahit man lang tawagan mo siya, kamustahin mo siya,
kung ano ginagawa niya. Maiparamdam mo man sa kanya na importante siya sa iyo. Maibigay mo sa kanya yung atensyon na hinahanap niya. Sa pagbibigay mo ng effort kahit sa maliit na bagay o kahit man lang sa pag-alala mo sa mga masasayang mga moments ninyo, ay mas lalo pa itong nagbibigay sa inyo ng sobrang pagmamahalan. Number 9, give and take. Importante sa isang relasyon ang pagbibigayan. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan. Kapag pinaramdam niya sa iyo na mahal mo siya, at ganun din siya, ipaparamdam din niya sa iyo. Importante din ang maibigay ang mga pangangailangan ni Mrs. Katulad na lang ng pera. Alam naman natin na may mga pangangailangan din si Mrs. lalo na sa kanyang sarili. At alam naman natin na dapat magmamanage o nagmamanage sa loob ng bahay ay talagang si Mrs. At nagbibigay lang ng suporta o nag-iintriga lang ng pera yung mga mister. Sa ganung paraan, magiging masaya at matahimik ang loob ng pamamahay o pagsasama. Pag mayroong give and take, mas lalong magiging matibay ang isang relasyon. Number 10, intimacy. Importante sa isang relasyon ang intimacy or body contact. Kapag mayroon ka nito, mas lalo niyong mararamdaman sa isa't isa ang pagmamahalan. Ang pagniniig o pakipagsik sa isang partner o minamahal niya ay nagdudulot ito ng saya. Nagpapatibay ito sa isang relasyon. Dito kasi sa mga oras na ito, masasabi mo sa partner mo o minamahal mo na kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya hindi kayang iwan, kung gaano mo siya nirerespeto, inuunawa. Maipadarama mo sa kanya ang sobra-sobrang pagmamahal mo. Kaya mga misis, minsan alagaan din natin ang sarili natin. Yung maging attractive man tayo sa ating mga mister, para naman hindi nila tayo maipagpapalit sa iba o hindi nila tayo iiwan. Importanteng alagaan din natin ang sarili natin. Kahit gaano man tayo kabisi, kailangan din natin maglaan ng oras para sa sarili natin. At para naman sa mga mister, minsan may mga time na nakakawalang gana. Pero sana naman maunawaan nyo rin na minsan si Mrs. ay pagod din sa buong araw. Kinakailangan din ang pag-uunawa. O ayan guys, yan ang mga aspeto na dapat nating i-apply sa ating relasyon para maging matatag, matibay, at maging matagumpay para magkaroon tayo ng forever. Hanggang dito lang muna tayo guys. Abangan ang susunod nating mga video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Huwag kalimutang mag-like, share, at comments na rin sa baba. Bago ako magpaalam, lagi ko talagang iniiwan sa inyo na huwag kalimutang magdasal at manalig sa Diyos dahil siya lamang ang tanging nakakaalam sa atin. Kung wala siya, walang patutunguhan ang mga buhay natin.